Eh, so yan, dito tayo mga boss sa polls. Pupunta tayo, talagang napakarami. Tayo makikisiksik sa tao. At pila-pila yung taong gustong makarating dito sa polls. Ayan, andito na tayo sa mismong polls. Mababa na tayo. Sana hindi tayo pulikatin at sobrang lamig. Ang daming tao. At so yun na nga mga boss, dahil summer day na, Holy Week na, so wala na muna tayong episode for tutorial. Bali, mag-happy-happy muna kami para ma-relax at ma-enjoy natin yung Holy Week natin. So mag-swimming kami sa may Haya Falls, tapos kukuha muna kami ng kambing. So para meron kaming baon. So kasama ko yung pinsang ko yan, si Gary Gold. Andito na tayo sa pagkukuhanan natin ng kambing. Ayan. So papasok lang tayo ng konting lakarin. Ayun. So kinita itong pinapasok natin. Dito tayo mga boss sa Santa Monica, San Pablo City. Ayan. So medyo mahaba-haba lang itong ating nilalakad na iskinita, no? So yan na, nakikita na natin yung para may malawak na lupain dito sa likod. Ayun. So nasan sila? Ayan. O yan naman mga boss, ayan na yung ating kambing. Oh. So bit na, no? Ah, mataba yung ano, kambing. So yan naman mga boss, so iuwi na natin itong ating kambing na nabili. So dito, no? So yan. So yun, alam nyo ba mga boss, napakamura nung kambing na nabili natin, no? 2,500 lang, diba? So kayo makakakita ng 2,500 na kambing sa panahon ngayon. So kung gusto nyo nga magpabili ng kambing mga boss, ayan, magsabi kayo sa akin at sasamahan ko kayo. At so yan mga boss, pupunta muna tayo dito sa Barangay Pupok. Ayan, so ito yung isa sa mga kinalakihan kong lugar. Kukuha tayo ng langka kasama si Uncle Tolitz. Ayan, so yan, marami akong experience dito mga boss sa Barangay Pupok na to. Batang pasaway tayo dati dito. At so yun na nga mga boss, nakakuha na tayo ng langka. Ayan, shoutout nga pala kay Garboy. Ayan na nga mga bossing, nakakuha na tayo ng langka. 2 pirasong langka, so may tama nga lang yung isa, no? Pero okay pa to. So tatanggalin na lang natin yung may mga part na sira. At talaga namang napakasarap na ng ating kain na ribukas. So ayan mga bossing, tayo nagpapatalas na nitong ating mga gagamitin para dito sa ating kakatayin na kambing, ano? So pero hindi natin ipapakita sa inyo kung paano natin na tatapusin yung kinabukasan ng kambing natin. Para dito natin lalablaman. At so ayan mga boss, nadali na natin si ano, no, yung kambing natin, no. So hindi natin pinakita sa inyo kung paano natin na kinatay ito. So ayan, next na gagawin natin dito mga boss ay babalhibuhan natin. Ayan, oh, sinusuplete na natin mga boss. Ah, heavy duty yung suplete namin, kaya ganyan kalakas yung apoy. So para matanggal yung mga balahibo. Para mapakinabangan natin yung balat.
Sakalisan na muna natin ng kaunti para maubos yung balahibo niya. Ayan yung ating mga kasama sa pagkakalis natin, no? Okay. Ayan mga boss, ah, nabalata na nga ito ang ating kambing. Sabi ko nga. Ayan, so... butas. Ayan. Pasensya na kayo mga boss, hindi naman kami expert na mga butcher, ha? Ayan, titira na nung ating expert na ano. Butcher. Nasa buka, kailangan na yan. Ayan, matala. Dito. Ika lang, tika lang to. Malabibig ako naman. Puputok na eh. Ay, ito man lang ito kay inaano nyo kasi. So yun, ito na yung nakuha nating karne mga boss, no? So bali ito gagawin nating kaldereta. So lagay muna natin sa rep at dahil bukas natin yan nalulutuin para sa swimming natin. Pala mga boss, so bali yung laman, lamang loob ng ating kambing. So yan, pinapakuluan natin. Gagawing papaitin yan mamaya. At pagkatapos naman yung paa at saka yung ulo, eto, sinampalukan mga bossing. Ayan. Oh, init. Then yung sinampalukan natin, tatanggalin yung mga, ano tawag dyan? Sebo, sebo. Sebo, sebo. Latak, kaya. Sarap yan mga boss, kung sinampalukan. Tapos meron tayong gin mamaya. Pundador. Pundador ba? Pundador. Oh, sige. So yan na nga mga boss. So tinapon muna natin itong sabaw nitong ating pinaglagaan ng laman loob. Tapos tsaka natin gagayatin. Dahil may amoy mga boss yung ano yan, yung sabaw. Kaya kailangan natin itapon. So yan, para lamig-lamig lang natin ng konti. At ready na para gayatin natin. So shoutout nga pala sa aking pinsan, kay Gariboy. At syempre ito, si Manunoy. Yan ang ating magiging driver bukas. At tayo nga mga boss, luto na itong ating papaitan. At ayun na ka mga boss, naluto na itong ating sinampalukan na talagang napakasarap. Ito na nga mga boss, no? So maaga tayong gumising para i-prepare itong ating mga lulutuin na babaunin natin sa ating swimming. At syempre yan, meron tayo dito yan yung langka natin. Tapos iihaw tayo ng yan, meron tayo dito mga liempo. Tapos tilapia at yan galunggong, kapartner ng ating gulay na langka. Ayun na mga boss, inabot na tayo ng umaga dito pagluluto. So ayan yung ating langka, malapit ng maluto. Wow, sarap. Yung ating isda, ayan, almost ubos na rin yung isda natin na lutuin. Tapos ito na lang yung natitira na lulutuin natin, itong ating kalderetang kambing. Yan. So, andyan yung mga pangrekado niya. So, si Kuya Makoy na bahala magluto dyan. At pag natapos yan, prepare na natin yung ating mga gagamitin at pagkain at tayo'y lalarga na mga boss. So, yun mga boss, prepare na tayo para sa ating pag-alis. Ito na yung ating service na jeep at okay na rin yung ating mga pagkain. So, naka-ready na lahat yung mga bibit-bitin natin. Bilin mo nga ako na yung jeep. Bibili ng ano? Ayan, so ang ating mga kasama yung mga pamangkin ko, mga bossing. Ayan, at saka yung aking, nasan yung anak kong makulit. Ayan, so yung mga bossing, tayo lalarga na. O, so, ayan ang ating mga pasahero. O, binipapakit pa dyan. Ayan, so bali ang destination natin, mga boss, na pupuntahan ay yung Taytay Falls. Sa location sa Bayhay. So papakita natin sa inyo yung itsura ng Taytay Falls na yan. Makikita nyo mga napakaganda mga bossing. Tamang-tamang puntahan yan habang summer time.
So yun, narating na natin mga boss itong bayan ng Nacralan, Laguna. So medyo matraffic lang. So nandito tayo mga boss sa bayan ng Nacralan, Laguna. So itong bayan ng Nacralan na to ay talagang memorable para sa akin. Dahil itong bayan na to mga boss, sa bayan ng Nacralan ay dito ako kung saan isinilang mga bossing. Yan. So talagang hindi natin pwedeng kalimutan itong bayan ng Nacralan. Ayan na. So malapit na tayo ngayon sa bayan ng Liliw. Ayan, Liliw. Yan, dito naman sa Liliw mga bossing, ang sikat naman dito ay mga chinelas. So nandito yung mga sikat na tindahan ng mga chinelas na balat at sari-saring chinelas mga bossing. Mamaya madadaanan natin yung mismong bayan ng Liliw na nandun yung mga tindahan ng chinelas. Isa pang sikat dito sa bayan ng Liliw, parting Nacralan ay lambanog mga bossing. Yan, nandito yung mga sikat na masasarap na lambanog at lambanogan. Mga boss, ito na yung ating mga tindahan ng chinelas dito sa mismong bayan ng Liliw. Ayan, talaga naman makakapamili kayo dito mga boss ng napakaraming chinelas. At dito rin ginaganap yung ating chinelas festival. Hindi ko lang alam kung kailan yon, pero search nyo na lang mga boss kung kailan yung chinelas festival ng Liliw, Laguna. Yan, so kita nyo talagang napakaraming mga chinelas dyan. No? Kaliwat kanan mga bossing, ngayon mamimili na lang kayo kung saan. Isa sa pinakasikat ditong chinelasan mga bossing kay Badong. So minsan na rin ako nakabili ng chinelas dyan kay Badong. Isa sa mga naunang tindahan ng chinelas dito sa sa Liliw. Si Badong Footwear. Marami na rin ako nabili ng chinelas dyan. Natin makikita, yun yung pinakamalaking chinelas dito sa bayan ng Laguna. Yung, ayan o, ang laki mga boss o. At so ayan na mga bossing, tayo palabas na dito sa bayan ng Liliw. At tayo naman ay tutungo na sa ating destinasyon na bali susunod itong bayan, yung bayan na ng Mayhay. Kung saan naka-locate itong ating Taytay Falls. Ayan na, so tayo naman ay maglulusong na naman mga bossing. Ayan, ang ganda dito nga mag-rides. Dahil kita yung ganda ng kalsada dito. Marami ditong zigzag. Ayan, ito, isa sa mga pinapaliguan namin dati. Itong, ano nga bang pangalan nitong, ano na to? Balay-balay. Ayan, dito kami naliligo dati pag pumupunta kami sa Cabayneso. Ayan na, so Mayhay na tayo. Mayhay na ba tayo? No? Ayan, nandito na tayo sa bayan ng Mayhay. Pero to I love panglan. Yan, barangay panglan. Ito na yung aho na medyo maganit-ganit ahunin mga bossing. Oh. Everybody, fasten your seat belt. Yan, aho na tayo. Yan. Matarik na yun mga boss. Unang pagsubok ng ating ahunin.
mamaya mga boss, dito yung marami pa ditong mga lusong ahon, lusong ahon, lusong mga zigzag road dito, mamaya makikita ninyo. So yun na yung Taytay Falls, malapit na tayo, so dire-diretso lang tayo papunta sa Taytay Falls. Ito na ang another zigzag. Ayo, so malalim na kurbada mga bossing, no. Ayan. So ang ganda ng ambience nung lugar na to. So malamig. Kasi kita nyo, mataas kasing lugar to, kaya malamig ang klima dito. Ito na yung puro lusong. Puro lusong na naman tayo mga bossing. Daliti One Resort. So ito may isa pang resort dito. Ito yung Daliti One Resort. Oh, yan o. So maraming resort na pwede puntahan dito mga bossing. Lalim mo. Ang ano natin dito mamaya, pagbalik mga bossing, ahon na ahon. Ay, lalim ng kurbado. Ito, malapit na tayo dun sa ito yung nasirang tulay dati. Ito, bagong tulay na to ng may hayo. So, dami dito nga mga taong tumitigil, oh. Oh. Yan. So, may resort pa rin siguro ditong isa. Gaano kalayo lalakad dito, Tuloy? Lalakad. Mga 10 minutes. Kaya pag pupunta kayo dito mga bossing, magbaon kayo ng maraming primera. Dahan-dahan na lang yung ating pagkahaw dahil ang haba. Matarik talaga. Ang haba nung ahulin nito. Para maubos na yung primera natin, ha. So yan na mga bossing, andito tayo sa papasok ng Taytay Falls. Yan na. So liligo lang tayo dito sa kanan at meron nakaharang may nangihingi ng so, medyo makipot lang yung daan dito at saka may ahonin din mga bossing, no? Parte pa lang na to mga boss, mararamdaman nyo na yung lamig nung hangin. Dahil nga, itong Taytay Falls ay isa sa pinakamalamig na falls dito sa Laguna. Talaga na mga parang may yelo yung tubig.
mamaya matutunghayan na natin kung gaano kaganda itong ating Thai Thai Falls. Yan. So sana wag masyadong marami yung tao. Pero siyempre aasahan na natin na dadagsayin talaga ng tao itong Thai Thai Falls dahil nga mahal na araw at summer. Na, malapit na tayo sa Thai Thai Falls. Ito na. Kung kanina puro ahon, ngayon lusong naman. Ito na, malapit na. Yun, tatanong na natin ang parking lot. Ito na. Malapit na tayo sa ating hindi pala, ano pala yon, in pala yon, di pa pala yon mga boss. Dito pa pala sa baba. Oh, lalim nito. Grabe yung ahon dito. Oo. Talagang baling-bali oh. Ito na. Nandito tayo sa Barangay Thai Thai. Ayan, Barangay Thai Thai. Malapit na tayo. Eto na. Eto na yung I Love Thai Thai Falls. So, pangalan pa lang mga boss, pangalan pa lang. Ayan mga bossing, andito na tayo sa entrance nitong Thai Thai Falls. At kita nyo naman yung pila at yung mga sakyan ay talaga naman tambak. At may nakausap kami dito, may lumapit sa aming lalaki kanina na nag-guide sa mga dumarating dito na punuan na talaga ay talaga makikipagsiksika na lang tayo mga boss dun sa loob. Ang hahanapin lang natin ay parking kung saan tayo magpa-parking. Sana naman ay may ma-parkingan tayo. So yun, may nag-a-assist na ano, tao. Yung ibang may mga lupa kasi dito, yung may mga residente dito, mga nakatira dito na malapit sa Thai Thai Falls ay nagpapaparking dun sa kanilang mga lote. So magbabayad nga lang ng parking fee. Ayan, kita nyo, talagang traffic. Eh, wala mga boss, andito na tayo eh. Para makita natin yung Thai Thai Falls, eh, kunting tsaga. At yung aking mga kasama, yung mga mukhang malulungkot mga boss ay oh. Oh. At hindi makakapag-swimming. Ano, pag tayo bumalik. Ayun nga mga bossing, tayo bumaba na, tayo maglalakad na lang at maghahanap tayo ng parking natin. Na talagang, kita nyo naman, punong-puno ay oh. Napakadaming tao, napakaraming sasakyan. So ayan, dito tayo. Hanap lang tayo ng parking natin mga bossing. At talagang wala na eh. Punuan na talaga. Tayo bababa muna dito para makapaghanap ng ating parking space. Dito pa lang, ang lamig. Ito, ang entrance dito mga bossing, 50 pesos per person. Tapos, ang bata, 7 years old below, walang bayad. At saka senior citizens, pati yung driver, wala na siyang bayad. Siksikan tayo. Nandito ngayon tayo sa papasok dito sa Falls mga bossing. Sandali na lang po, sandali. Bigaya na lang po, bigaya. Para yung mga umaakyat. So kita niyo naman kung gaano kadami yung tao dito. Talagang crowded. Dito pa lang sa entrance ay sobrang dami ng tao. Malayo-layo pa man yung lalakarin natin. Mga 10 to 15 minutes bago natin marating yung mismong falls. So ito na yung mismong papasok dun sa papunta ng ating Thai Thai Falls. So kita nyo naman kung gaano karaming tao to. Medyo maluwag-luwag na.
At kanina talaga crowded dun sa entrance. So ito, nakakalakad na tayo ng ayos. So yan, ganda nung place natin, no? Kahit yun nga alam mga boss, ang problema eh, hindi maganda yung aking katayuan at ako'y may bit-bit na isang kalderong kanin. Ayan, yung ating kalderong dala-dala, oh, kanin, mainit-init pa. At kita nyo yung aking pawis mga boss, talagang nag-uumpisa ng lumabas. Kami rin nga lumalabas. Yun. Medyo pagod na yung magbuhat. Oh. Ano, kaya nyo pa? So yan, nakita nyo naman yung ating mga kasama. Kaya pagod na rin magbit-bit. Ayos naman dyan sina, baka mabutas. Pahinga muna, pahinga. Pahinga kayo pag di nyo kaya. Ayun, so naririnig na natin yung lagaslas ng tubig. So hindi pa yan yung poles, malayo pa tayo. Ano lang yan? Pole pa lang. Ayun, no? So ito na yung sinasabi ko mga boss na hindi naman siya actually man-made eh. Natural lang itong umaagos na tubig. Napakalamig ng tubig niyan. Pwede niyong babara ng emperador at saka gin. So yan, malapit na tayo sa falls. Ayan na yung ano eh. Ito na yung mini river. Ganda ng ambience dito mga boss. Napakalamig. At ang tubig ay napakalinaw. Kitang-kita niyo naman, no? Yan, kaya naman ito ay pwedeng-pwede sa mga turista natin, sa mga gustong mag-relax, pang magtanggal ng stress. Oh, ayan na. So malapit na tayo sa falls. Mga 5 minutes na lang, 5 minutes. Pansamantala muna nga puputuloy natin yung video natin mga boss at ako'y nangangalay na kabubuhat nitong kaldero. So kita nyo daming naliligo dun sa baba. Yan, daming tao. So walang cottage dito mga boss, kanya-kanya lang itong hanap ng pwesto kung saan tayo pwedeng pumwesto dyan. So ayun na, halos malapit na tayo dun sa pinaka-pulse natin. So, noong unang last na pagpunta natin dito, mababaw yung pulse. Ewan ko lang ngayon kung binago ba nila. Ayan, no? So, meron pa dito ngayon, may footbridge. Hindi ko lang alam kung pwede pang gamitin yung footbridge na yan. Ayan yung footbridge. Ayan, mahaba-haba. So, hindi ko lang alam kung inaalaw pa nila na gamitin niya kasi medyo delikado na siguro yan dahil matagal na yan eh, no? Yung footbridge natin. Ayan. So malapit na tayo sa falls ha. At so yun na nga mga bossing. At narating na natin itong Taytay falls. Oh. Nakikita na natin yung falls. At kita nyo naman ang tao kung gaano karami. Talagang crowded. Lalo na doon sa pulso, kita nyo halos hindi mabagsakan ng karayom yung ating tao, sa dami. At so yun nga mga bossing, narating na natin itong pinaka-Taytay Falls. So kita nyo naman na talagang sobrang dami ng tao. At syempre dinarayo talaga to. Kahit hindi naman mahal na araw eh, maraming pumupunta dito mga turista. At syempre yung gustong makita yung ganda ng Taytay Falls. So falls na to, kita nyo naman, no? So pwede tayong maligo dyan doon sa may mismong falls, pero huwag kayong tatapat doon dahil minsan may mga nahuhulog dyan ng mga bato-bato.
Ayan. At saka bawal dito maligo yung huli katin kasi sobrang lamig ng tubig. Medyo malalim na pati yung ano, yung may part ng poles dati hanggang dibdib lang yon, ngayon nakikita ko yun, may mga lumalong yung malalim. So kaya medyo ingat tayo, no? So yun mga boss, so bali ito na yung nakuha nating pwesto dito dahil kita nyo nga talaga namang crowded na. So halos wala na tayong mapwestuhan ng ating mga gamit. So ito, tsatsagayin na lang natin yung kapirasong space na naabutan natin dito kasi nga kita nyo naman talagang sobrang dami ng tao. Ayan, isipin nyo, alauna na mga boss, pero patuloy pa rin yung pagdagsa ng mga tao dito. Ayan, no? Maraming umaalis, marami rin dumarating. So dito naman actually, kita nyo mga boss, hindi naman talaga naliligo yung ibang tao. Talagang nando lang sila sa may poles, sa pinagmamasdan yung view, yung may grotto doon. Tapos syempre, banding. Yan yung iba, nagre-relax, pampatanggal ng stress. So yun nga mga boss, kita nyo naligo tayo doon sa may falls. Talaga namang super lamig. Talaga nga kaligig ang ating kalamnan eh. Hanggang buto. Para tayo naliligo sa ice water. So yun, balik tagay ulit tayo dito. Talaga nga napakalamig. Magpapainit muna ulit tayo ng karburador. Yan. At ito nga... Shoutout muna, Noy. Ketchupit. At tayo maglalaro ng tongit. So yan mga boss, kami ay uuwi na. At ubos na yung aming pagkain, yung aming mga baon. Wala na kaming kalat na naiwan. At siyempre, anong oras na? Mag-alas 4. So tara na, alis na tayo. Wait.